Hello, ako po si Irish, isang pharmacist, and for today's video, ang isi-share ko naman po ay kung paano mag-apply ng LTO using FDA e-services portal. If interesado ka sa topic na to, keep on watching! Search lang natin yung FDA e-services, then pagpunta natin sa e-services portal, click natin yung applications, nasa upper right part siya, then click license to operate, then drug. Hanapin natin yung drugstore, then initial. Basahin natin yung undertaking, then tick yung I agree to the declaration, then we can start the application. Dito sa general information, so nakaset na yan, di ko na binago. In case may additional activity kayo, so itik nyo lang kung alin dyan sa mga yan yung additional activity. Sa case natin wala, so nag-proceed lang tayo sa next. Sa name of establishment, kung ano yung nakasulat sa DTI, SEC, or DTI or SEC, and business permit natin, dapat yun din yung nakalagay dyan. Pati sa owner na nakasulat sa DTI at saka sa business permit, so dapat yun din yung naka-reflect dun sa i-apply natin na LTO. Then, input yung TIN number and operating hours. For contact information, ang ilalagay natin dito ay much better kung yung company email address, kasi yan na talaga yung email address na gagamitin natin every time na makikipag-transact tayo kay FDA. In case din na may mga update or emails sa FDA, dyan din niya tayo sasendan ng email dun sa ginamit natin na email address nung nag-apply tayo. Then input yung mobile number. So in our case, wala kaming landline, so proceed lang sa next. For the site address, for example, sa NCR tayo, Metro Manila. Para dun sa city, lagay natin Las Piñas City. Sa address, no need nang ilagay yung city. So, dito kasi na ilagay ko pa yung Las Piñas City. Pero pag mag-a-apply kayo, no need nang ilagay sa address yung city. Kasi madudoble din yung entry niya dun sa printing ng LTO. So, mamaya ire-remove natin yan. For GPS, latitude and longitude, automatic siyang mag-a-appear. So, dito ginawa ko lang mas specific yung address, then refresh para mag-appear siya. Ayan, refresh and refresh lang, guys. Ayan, so nag-appear na siya. Then, proceed na tayo sa next. Sa details of authorized officer, so kung magkaiba yung owner at saka yung pharmacist, better kung yung details ng authorized officer ay doon sa owner. Then, sa qualified personnel, yung pharmacist. Pero kung si pharmacist, siya din yung owner, tapos siya din yung pharmacist, so pwedeng isa na lang. Ikaw yung nakalagay dito sa authorized officer, ikaw din yung sa qualified personnel. Mamaya, makikita niyo yung sa qualified personnel. So, yan. So, etong sa authorized officer, siya lang din kasi yung authorized na makipag-transact kay FDA. Kaya, much better na si owner para if ever na magkaiba yung owner at saka pharmacist, pag nag-resign si pharmacist, hindi na kailangan baguhin pa yung sa authorized officer. So, dito sa details of the qualified personnel, so dito na si pharmacist. So, yung nakalagay na name sa PRC, yun din dapat yung magre-reflect dito sa application. Then, input lang yung type of ID, then ID number, expiry date, at saka date of birth.
Pagdating dito, i-attach natin yung DTI or SEC at saka yung business permit. In case na si pharmacist may previous job siya, i-include na lang din natin sa isang file kasama ng business permit yung resignation letter. Then upload natin dito. So, kunyari lang ayang Shopee natin yung file. Then dito, i-review natin lahat nung in-input natin. So, kanina, di ba may mali tayo dun sa address? Kasi dapat hindi nakasali dun sa address yung city. So, i-remove natin yung Las Piñas City. Yan. So, pag okay na yan, na-check nyo na lahat, click lang natin yung confirm para masubmit siya kay FDA. Ayan, so pagka na-submit na natin yun, na-click na natin yung confirm, makaka-receive tayo ng email from FDA na na-receive na nila yung application natin. I-review and i-assess nila yon within 7 days. Kasama dun sa email nila, yung pwede nating sendan ng email din in case na within 7 working days wala pa tayong nakukuha na feedback. So pwede tayong mag-send ng email for follow-up. Meron ding phone number dun. Then, kung may problema man, magre-reply sila sa atin, then i-indicate na nila kung ano man yung kulang natin, then magre-reapply na lang tayo, then include na lang natin yung mga nakita nila or hinahanap nila sa next application natin. Pag wala naman na problema, yung email na matatanggap natin is may kasama ng order of payment para sa instruction kung paano tayo magbabayad. So once na nagbayad tayo, hindi yun automatic kasi na magre-reflect sa system nila. So, may mare-receive din tayo na, in my case, siguro after ko magbayad online, mga 3 or 4 days bago pa ako naka-receive ng email na na-receive na nila yung payment ko. Hindi pa yun, once na-receive nila yung payment mo, hindi yun automatic may LTO ka na. So, dun pa lang mag-start yung processing ng LTO mo. So, once na-receive na nila yung payment mo, mag-start na yung process ng LTO, mag-i-email sila ulit, then ang laman na nung email na yon is yung LTO mo, yung pwede mo nang i-download yung LTO mo. So, yun. Dun sa case namin, hindi naman tumagal bago namin na-receive yung LTO namin. Within the week, na-send naman nila agad sa amin. Again, kung wala kayong nakuhang feedback within 7 working days, pwede naman kayong tumawag or mag-email sa kanila. Kasi ini-indicate naman nila lagi yung landline number tsaka email address kung saan kayo pwede na kumontak or saan nyo sila pwede ma-reach out. So, yun. Thank you!